ng internet ay mayaman sa iba't ibang uri ng impormasyong ating kinakailangan. Ginagamit natin ito araw-araw kahit sa paggawa ng mga simpleng gawain. Mula sa mga updated na balita, bagong kanta, napapanahong trends, at maging sa mga nakakatakot na bagay tulad ng dark web, creepypasta, at mga story ang makikita sa mga forums, masasabing tunay nga na malawak ang internet. 80% ng mga nanonood sa channel na ito ay hindi pa naka-subscribe, kaya pindutin na ang subscribe button sa ibaba at paabutin sa 100 likes ang video na ito. Ngayon, ating aalamin ang mga pinaka-nakakatakot na urban legends na nakita sa internet. Alam kong familiar na kayo sa konsepto ng creepypasta at kung ano nga ba ito. Pero para sa kaalaman ng lahat, ang creepypasta ay mula sa salitang copy-paste dahil ang mga storya ng mga creepypasta characters ay mula sa iba't ibang mga tao na naipapasa sa pagka-copy-paste ng emails, forums, social media tulad ng Facebook. Sa pagtagal ng panahon, naging sikat ang ganitong uri ng storya sa internet at iba't ibang tao na nga ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa pamamagitan ng paggawa ng creepypasta characters. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na creepypasta ay ang storya ng Disneyland kung saan ang isa sa mga pasyalo nito ay biglang nagsara ng walang dahilan. Madami ang tumangkilik sa pasyalan na ito sa North Carolina, ngunit bigla itong nagsarado at nawala sa kasaysayan ng mundo sa hindi malamang dahilan. Isang tao ang nagbalak na tukuyin kung ano nga ba ang nangyari, ngunit matapos ang ilang buwan ng pagsusuri, bigla rin siyang naglaho. Tiniyag ang ilang mga nakakatakot na urban games sa mundo tulad ng Bloody Mary at Ouija board. Isa din ang The Midnight Game sa pinakagustong laruin ng mga taong mahilig manakot. Ayon sa impormasyong nakalap sa internet, para maisagawa ang ritual na ito, bago maghating gabi, isulat ang buong pangalan sa papel, tusukin ang kamay gamit ang karayom, at patuluin ang inyong dugo sa papel. Pagtapos, patayin lahat ng ilaw sa bahay. Sa may tapat ng kahoy na pinto mo ilalagay ang papel kung saan nakasulat ang iyong pangalan. Magsindi ng kandila pagtapos ay ilagay ito sa taas ng papel. Kumatok sa pinto ng 22 beses kung saan ang huling katok ay dapat naaayon sa pagtama ng hating gabi. Buksan ang ipinto, patayin ang kandila at muling isarado ang pinto habang nagsisindi ng kandila. Ang mga gawain iyon ang mag-iimbita sa nakakatakot na nilalang na si Midnight Man sa inyong tahanan. Kailangan mong iwasan na makita siya sa loob ng inyong bahay upang makaligtas at kung hindi, magsisisi ang inyong kakaharapin. Matatapos ang nasabing laro pagsapit ng 3:33 AM. Ngunit, maaaring mag-ingat pa rin dahil hindi mo sigurado kung wala na nga ba si Midnight Man sa inyong tahanan. Mukha silang mga maliliit at maamong mga bata, pero hindi. Ilan sa mga istoryang sumikat sa mga forums maging sa Facebook ay ang mga black-eyed children. Unang nakilala ang mga batang ito noong 1998 kung saan ang journalist na si Brian Bethel
ay nagulat sa kanyang karanasan patungkol sa mga ito. Maghahating gabi na nang makaalis siya galing ng mall. Nagmamaneho ng sasakyan si Brian nang may dalawang batang humarang sa kanyang dinadaanan. Kinatok ng mga bata ang bintana ng lalaki, sabay-sabi kailangan nila ng mga masasakyan pa uwi. Hiniling nilang tulungan sila ng lalaki para makauwi. Papayag na sana si Brian nang makita niya ang mga mata ng mga bata. Purong itim lamang ang naroon. Walang ibang makikita kundi ang refleksyon niya sa itim ng mga mata ng mga bata. Simula ng pangyayaring iyon, ilang storya na ang naiulat patungkol sa ilang mga bata mayroong itim na mga mata. Kadalasan ay parang bampira, itim ang mga suot na damit at laging nagtatanong sa mga bibiktima nila. May isang storya ang naiulat na naikakainkwentro niya ang dalawang bata at pumayag siyang iuwi ito sa kanilang bahay. Hindi na natagpuan muli ang lalaki. Sikat sa internet ang kakaibang foundation na ito. Hindi totoo ang SCP Foundation, pero marami nagsasabing pinapalabas lamang na ito ay hindi totoo upang hindi maalarma ang mga tao. Ang organisasyong ito ay naglalayong protektahan at pag-aralan ang mga supernatural entities sa mundo, base na rin sa pangalan ng kanilang institusyon, Secure, Contain, Protect. Kung inaakala nyo na ang kanilang kinukulong ay mga kriminal, nagkakamali kayo. Kakaibang mga nilalang na may nakamamatay na kapangyarihan ang nasa loob ng kanilang institusyon. Lahat ng SCP creatures ay may kanya-kanyang classification number upang maiwasan ang pagkakalito sa mga impormasyon ng bawat nilalang. Ang lahat ng impormasyon ng bawat SCP creatures ay nakasulat sa kakaibang code kung saan pili lamang ang makakabasa sa mga ito. Ang mga confidential information ay nakatago at ilan lamang ang nilalabas sa media at website nito. Ang ilang SCP creatures ay nasa kategoryang safe and not dangerous dahil hindi sila masyadong delikado kung sakaling mapapasama sa grupo ng mga tao. Ang ilan naman sa mga nilalang ay nasa kategoryang Euclid kung saan ang mga nilalang na ito ay hindi pa masyadong napag-aaralan at hindi pa alam ang magiging resulta kung isasama sa mga grupo ng tao. Ang isa sa mga kinatatakutang Euclid ay si SCP-173, isang kakaibang statwa na gawa sa concrete, rebar at spray paint. Delikado si SCP-173 dahil ang statwa ito ay umaatake sa kahit anumang nilalang na malapit sa kanya. Kapag nakita mo ang statwa, hindi mo maaaring ibalin ang iyong tingin sapagkat umaatake si SCP-173 kapag walang nakatingin sa kanya. Samantala, ang pinakadelikadong SCP creatures naman ay nasa kategoryang Keter, kung saan hindi pwedeng makalapit ang mga nilalang na ito sa mga tao. Si SCP-231 ang isa sa mga Keter na laging binabantayan sa loob ng SCP Foundation dahil sa kanyang delikadong kapangyarihan. Alam naman ng lahat na kapag sinubukan mong kalkalin ang kakaibang parte ng internet, iba ang iyong mga makikita. Isang random netizen ang nakakuha ng email mula sa isang hindi kilalang lalaki na may kasamang letter at URL. Ito ay isang chain letter kung saan nakapaloob ang isang site para sa mga nakakatanda. Dahil din daw walang magawa, ay sinubukan na rin niya na pinutin ang URL dahil alam niyang may antivirus ang kanyang computer. Wala naman daw kakaiba sa nasabing site. Hindi ito kaaya-aya at parang pinaglaruan lamang ng mga tao. Ngunit, habang matagal na tinitingnan ng netizen ang page, napansin niyang parang forum ito ng mga taong may kakaibang pagnanais. May isang comment na kakaiba siyang napansin. Pinindot niya ang nasabing comment at kung saan napunta sa isang website ng netizen, kung saan isang video ang bumungad sa kanya. Isang babae ang ginagahasa ng isang malaking bukoy habang nasa loob ng kulungan. Nag-iiyak ang babae habang ang mga tao na nag-video ay tumatawa ng malakas.
Ang pinaka-nakakatakot na bahagi na nasaksihan ng netizen ay ang unti-unting pagkain ng ugali sa babae hanggang sa malagutan ng hininga. Ayon sa storya, isang kakaibang babae na may suot na duguang puting bestida ang biglang nagpakita sa Cedar Serai Hospital noong June 1972. Kakaiba ang babae sapagkat ang itsura nito ay parang isang manikin. Puting mga balat, walang ekspresyon na mukha at mapapayat na mga braso. Walang kilay ang babae, walang pilik mata, magulong buhok at kalat na makeup ang makita sa mukha. Sa hindi malamang dahilan, bago tuluyang mawala ng malay ang babae, isang maliit na pusa ang lumabas sa kanyang bibig. Agad naman siyang dinala ng mga nurse sa isang private room upang tingnan kung ano nga ba ang kanyang iniinda. Noong tinuturukan na siya ng karayom, nagpumiglas ang babae. Sinubukang pigilan ng mga doktor at nurse ang babae, ngunit napakalakas nito at kahit anong suntok at sipa ang pinapatama sa kanya para mapakalma, tila ba walang nararamdaman ng babae at patuloy lamang sa pagkagat, pagpatay at paghiwa nito sa kanyang mga biktima. Isang nurse ang nakatakas sa madugong pangyayari sa nasabing hospital at naglatala ng pangyayari ito. Hindi niya malilimutan ang ngiti ng babae na tumatak sa kanyang isipan. Labi na puno ng mga sugat, ngipin na matatalim, sobrang lain na hindi nakasya sa kanyang bibig. At ang dila niya na sobrang haba. Pinangalanan niya itong The Expressionless. Marami pang hatid na mga nakakatakot na story ang aming team. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating video, at ibahagi sa inyong mga kakilala ang nakakatakot na storyang ito. Maaring i-comment down din sa ibaba ang inyong natutunan at kung saang bahagi kayo pinakanatakot.